So, morning guys. So, update sa ating Galaxy Max F1. Medyo konti na lang bunga guys. Sobrang ulan. Napakalakas, no? Tapos, may papalapit pang bagyo. Huwag nang bagyo guys. Sa inyo na yung bagyo. No? So, before nyan, shoutout muna sa ating mga kaibigan over Luzon, Visayas, and Mindanao. No? Lalong-lalo na kay Insakto TV. Gaw, musta gaw? Ano ako ganda? Bahali na, dito gaw. Also kay Chris Nature's Vlog. No? Also kay Chris TV4. Ma'am, musta? Kay Libasan. No, so, sa lahat nating mga kaibigan over Luzon, Visayas, and Mindanao, kay Sir Nini Fred from San Yung Senyo, Sir Dunyas, Iloilo ba yun? Of course, kay Police Farmer, Sir. Musta, Sir? No, so ito guys, grabe ulan dito. May mga tubod na, may mga tubig na. No, so yung harvest natin medyo lumiit o yung kumonte dahil sa sobrang ulan. No, so ano pala to guys, ang ating Galaxy Max ay 75 days old ngayon. No, so 75 days old, may mga ganito na. Again, yung pruning natin dito lang. No, dito sa mga 1 foot mula sa puno. Yan oh. Dami nang ano guys. 1 foot mula sa puno. Yan yung pruning, based sa nakikita ko guys, mas okay 'yon kaysa walang sanga. May ano din sila, mayroon din silang iba-ibang significance, no? So may video na ako niyan. Kinakumpara ko yung ano, pruning, alin ang best pruning, no? So next na pruning, ito pa rin ang gagawin ko. Mas okay to, no? So daming damo guys, oh. We're expecting sana na tag-init, pero walang tag-init ngayon guys. No, so ito si Galaxy Max at 75 days. Again, wala nang bunga sa ilalim kasi andito na sa taas. Problema lang, dalas yung ulan. So, iba talaga ang pagbunga ni Ampalaya. So, but so far parang okay pa guys, kumbati pa based sa ating nakikita. Medyo meron lang mga maliliit na bunga na pumapalya, no? Hindi nagtuloy kasi yun nga, sobrang lakas ng ulan. No, so since malawak ang tabla natin guys, malayo pa, no? So meron dong masikip pero hindi pa rin nag-meet up sa gitna. No, so gawin namin today, mag-add kami ng mga puste, no? Ilagay kami ng puste dito. Itong mga ganitong puste, add namin dyan, no? Para di masyadong mababa, no? Pero parang okay pa. Pero kailangan na talagang magdagdag, no? Lalo na sana wag naman ng bagyo. Takot na ako sa bagyo guys. Pinatay yung first Ampalaya ko ng bagyo. Tapos ngayon may bagyo. Nilagay tayo ng mga ganito. Ayan o. Tapos patayuin yung poste para umangat yung building.
No, so again, maski maurang presyo guys, ginagawa natin yung management ko, the same. No, yun nga. Sabi ko sa last video ko, mas mahal talaga ang management pag mura ang presyuhan. Kasi prefer ni buyer the best quality. Para bang parang ikaw na lang yung ano yung may the best para dun sila kumuha sa inyo. Yan yung problema. No, but then so far ayan talong natin guys. No, so but so far dun sa problema dun sa bitak-bitak ibang fruit cracking medyo malimit pa, no? Hindi pa natin yan na kita dito sa Galaxy Max kasi ano pa, batang-bata pa guys. Ano pa, 75 days, no? 75 days. No, so nangyari kapon, nag-harvest tayo. Kunti na lang mga ano lang nakuha natin dito guys, mga 400 plus. No? Din doon sa Mestiza. Kunti na lang rin, 300 plus. Ito mga ganito. Kita nyo ba? So, yan talaga yung cracking. Fruit cracking. Isa sa mga dahilan yan is yung ulan talaga. Lakas ang ulan. Sobra sa ulan. No, so since patagilid tong building natin. Ano na oh. Malapit na. Then mayroon pa doon na mababa na dumapa na dumapa. Dapang-dapa. No, so ewan ko ni Galaxy Max kung kaya ba niya yung sobrang ulan. But then again, yung management natin, di tayo nagbago. Pareho lang. Schedules natin, sinunod pa rin natin, maski mura. No? So, hoping, we're expecting the next succeeding weeks, magbago na yung presyo. No? So, nakikita ko dito ni G-Max parang sensitive siya sa ulan, no? Parang takot siya sa ulan. Pero yung management natin the same lang, no? Dapat nakadikit yung pag-spray natin. So parang survivor din. Nandoon sa Mestiza natin, guys, sa taas. Yung 90 plus days. Medyo marami nang naninilaw. No, o nangingitim dito sa Galaxy Max. Kung meron man, ilan pa lang, pwera na lang doon yung bang ma during drenching matamaan ng pataba. No, so ang issue natin is may bagyo, so sana wag naman. Takot na ako sa bagyo. No, sana makahabol yung presyo. Ito rin guys, ipapakita ko rin yung ano dito sa baba, yung ibang pruning styles ko. Itong huli ko sa pagtanim, yung dalawang rows. No? Kaya based dito guys, may generalization ako, may conclusion ako kung anong pipiliin kong pruning. Tuloy-tuloy na. No, so lahat ng pruning styles ito na. No, so ito yung pruning na walang sanga sa ilalim. No, yung top GDF 420 pruning. No, may video ako niyan paano gawin. GDF 420 pruning. No, ito walang sanga sa ilalim. Dito lang sa taas. Ayan, dumadapa na. Daming mga namamatay na ano, guys. Namamatay na bunga. Sobrang ulan.
So may fruit fly din. Kaya isa din yan sa mga naging dahilan. So ito yung GDF4204 pruning natin. No, walang sanga sa ilalim, tapos may sanga sa taas. May explanation dyan. Ano yung GDF420 pruning? No, so again, huling tanim to. Delayed ng, or late ng ano. Field days, dun sa taas. No? So, parang okay naman. No, actually, okay naman tong pruning na to, guys. Pero sa Ampalaya, walang bearing yung pruning para sa akin. Ang issue lang sa pruning sa Ampalaya is kailan mo gusto pa paramihin ang bunga. Yun yung pruning. Pero when it comes to pagbunga, pareho lang. No? So, Galaxy Max at 75 days old. Anong assessment nyo? No, so again, para sa akin, first timer. No, second time, first time natin binagyo. Hindi tayo lubusan nakakita ng anong meron sa Ampalaya. No? Pero ngayon parang meron ng ano? Meron na tayong mga nakikita na. Ano ba talagang meron dito? No? So, tapos, talong natin. Ano na? Matandaan na, guys. Oh. Tandaan na si talong. Dahil sobrang ulan, umatake naman si fungus. Naubusan tayo ng chlorine. No? Yan. Medyo malaki na, guys, yung talong. No? So, yun lang. Update natin. Galaxy Max F1 at 75 days. Thank you, Lord. Based na nakita natin, dahil yung pag-manage natin, di natin binago. Parang survive lang. Huwag naman yung bagyo. Please. No, so, yun lang, guys. Basta again, tips ko dito sa pag-Ampalaya, no? Ngayon para nakita ko na rin, no? So para makasurvive, again, depende talaga sa presyohan. Basta sa akin, pag 20 lang ang presyo, kaya pa ni Ampalaya yon, no? So kaya nga in ano na, more than 2 weeks ng 20, still yung management natin the same lang, kasi ang goal ko talaga is ano, makasurvive lang, na try natin makasurvive lang, kasi wala namang presyo na permanente, no? Di naman permanente ang mahal, di naman permanente ang mura. So sa akin is kailangan magsurvive yung tanim natin, kasi dito sa Ampalaya mas madali mamatay unlike sa talong. No, yung talong is pwede buhayin, pwede patayin yan eh. No? Dito sa Ampalaya, iba. Pag infested na lalo na yung fungus, wala na talaga. Mahirap nang i-cure. No? Kaya sa atin, ginawa ko. Hindi, never ako nag... Yun bang, hindi ko pinapakain. Yun bang, hindi ko inisprehan. Wala. Yung management, ngayon mas mahal pa. Kasi yun nga, panay yung spraying natin. No, kasi grabe ang ulan. Dito ano na, straight na 1 week na maulan. No? And yet, based sa nakikita natin, parang survive pa rin. No? Maski nga dun sa Mistesa F1, only lang pinapakita ko nun yung patay. Of course, expected. Pag matanda na yung Ampalaya,
yung mga dahon dito patay na. No, pero dito sa gitna, since malawak yung tabla natin, buhay na buhay pa. No, so again, sa atin lang is survive. Hoping and praying sana huwag tumuloy yung bagyo. Kung meron man, sana mahina lang. Sana makayanan ng tanim natin. Nako, takot na ako sa bagyo, guys. Lahat ng pinaghirapan natin nung una, ubos talaga sa bagyo. Kaya panay pangutang natin. Maraming salamat sa mga nagpautang. No, so, yan. Mahirap kasi. Sakit kasi. No, so, yun lang guys. Parang naging sensitive na naman tayo. Tawa lang. No, so, yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer. Ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo. Suhito, ugmay, kahibalo. Apaan ay saba kay manoon pa ko. Kaya salamat and God bless. Yan, talong natin guys. Kunti na lang. Tingnan natin na manage yung area. Hindi na kayanan. After nung audit. Oh, so dito maraming snails. Patay ka snails ka. Thank you, thank you.